Mom, I tried. Matagal kong tinago kay Elise ang totoo para hindi siya masaktan. In the end, I wasn't able to save from all the damage at all. All the pain. Leo, kahit gaano kalaki ang sira, maayos at maayos din yan. Patatawarin ka ni Elise. Sa tamang panahon lang. Every time na nakikita niya ako, all she's reminded of is yung ginawa ko sa kanya. Yung betrayal ko sa kanya. I just wonder if one day all the pain will go away. Hindi nawawala. Minsan, manunumbalik to, tapos masasaktan siya ulit. In my case, nagawa ko naman patawarin ng dad mo eh. For the sake of the family. And because I loved him. Siguro kay Elise, you just need to understand her and be patient with her until that day comes around. Thanks, Mom. Don't worry. When the healing finally happens, at nakikita mo na yung pamilya mong totoo, masaya, all of this will be worth it. Where else to go? Paano na kaming dalawa ng anak ko? Look, if it's okay with you, you're welcome to join Villa Rosa Construction. Noong uno pa lang tayo nagkakilala, na-impress na ako sa'yo. And I'm sure you're gonna be a great asset sa firm namin. Pero ate, iniisip ko na baka lalo lang magkagulo. Kapag nalaman ni Elise na lumapit ako sa pamilya ng asawa niya. Don't worry about that. Akong bahala sa'yo. Kung alam ko lang, naluloko ka ni Kuya at nakinipon sinta ni na Mom and Dad, I would have done something. I would have told you. Basta ate, andito lang ako. Kakampi mo ko kahit pakiramdam mo na hindi mo na kaya magtiwala sa kahit kanino. You can always talk to him kapag may problems with the ends. Ate. Ate, thank you so much. It's offer mo. Pero kailangan ko makabalik ng Senyidosa. Hindi ako pwedeng magpatalo na lang kay Elise ng gano'n na lang. Well, you have my 100% support. Okay? Hindi mo kasalanan. Okay.
I need some space. I think it's best that you leave my company first. Bumalik ka na lang muna sa construction firm ninyo. Sige. Kung yan ang gusto mo. Sandali eh. Gabriel. Hey, si Marisa po. Alam mo, Gabriel, mas makakabuti kung huwag na kayong magkita. Nay, please. Parang awan nyo na. Gusto ko lang po siyang makausap. Saglit lang. Nay. Pasukin niyo ho siya. I just wanted to check if you're okay. Nakita mo naman yung ginawa ng asawa mo sa akin, di ba? But you just stood there. Wala kang ginawa. Tapos pupunta ka dito ngayon para tanungin sa akin kung okay ako. Lisa. Lisa, please understand, wala akong magawa. Pag kailangan niyo ako, lagi akong nandyan para sa inyo. Pero ngayon ako yung nandiyado, wala akong ginawa. Kahit bilang kaibigan lang, sana pinagtanggol mo ako. Akala ko ba partners tayo? Lisa, I know. I know I hurt you. I'm sorry. Lisa, I'm sorry. Huwag mong isipan na hindi importante sa akin. Lisa. Lisa, mahalaga ka sa akin. Okay? You are important to me. As my work partner, and as the mother of my child, you are important. Lisa, I'm sorry. I'm sorry. Thank you.
pasok pa edad, maghanap ka na ng trabaho. Give it a rest. Iwanan mo muna kami. Kailangan kami pag-usapan. Yes, ma'am. So what do I owe this pleasure? Madam, kailangan ko ng tulong ninyo para makabalik ako ng Senidosa. I'm so disappointed with you, Marisa. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto mo bumalik. Besides, nandun naman si Cesar. Hindi ka na kailangan doon. Say good riddance and move on. I have a score to settle with Elise. Kailangan makabalik ako doon agad-agad. Madam, ibigay niyo sa akin to. And all this time, I thought you had a soft spot for her. Kung ano man ang nararamdaman ko ngayon para kay Elise dahil to sa lahat ng pambabaliwala na ginawa niya sa malasakit ko para sa kanya at sa kumpanya niya. Siya ang nagturo sa akin na hindi siya karapat-dapat pagmalasakitan. Very well. Tutulungan niyo ako. Okay, Marisa.